Ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources ang ipinagbabawal na tambakan ng basura o yung open dump site sa Santa Ana, Pampanga. Ang nasermo ng nangangasiwa sa naturang tambakan ay dati pa palang kawanin ng DENR. Nakatutok si John Benedetto. Sa gitna ng bukid sa Santa Ana, Pampanga, may tarpaulin na nagsasabing sa lugar na ito itatayo ang isang eco park. Pero hindi sariwang hangin ang malalanghap dito. Dahil sa loob ng 4 na hektaryang compound, bundok ng basura ang makikita. Pinasok ito ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources kaninang umaga. Dahil malinaw na ito ay open dump site na bawal sa batas at mapaminsala sa kalikasan. You can see na napakaganda ng ating kabukiran, then bigla mo lalagyan ng basurahan sa gitna. Malalason po yung mga tubig sa ilalim ng lupang ito. Ilang hakbang mula sa bundok ng basura, may naipong tubig sa gilid ng palayan na kulay itim na. Sabi ng DENR, posibleng katas na ito ng basura. Ang compound ay nasa pangangalaga raw ng munisipyo. Materials recovery facility ito na para sana sa recycling, pero lumalabas na tambakan na lang ng basura. Ang mas ikinagulat ng mga taga-DENR, dating taga-DENR pala ang nangangasiwa sa pasilidad. Ikaw pa bantay dito? Ikaw pa naglalabag ng batas? Kanina hindi ako nagagalit eh. Pero nung nalaman ko galing ka sa amin, ang gigigil ako sa iyo eh. Nung nasa DENR pa raw si Brian James Garcia, ang tagapangasiwa sa open dump site, siya ang gumawa ng report na naging basihan para mag-issue ng notice of violation laban sa pasilidad na ito. Pero nung lumipas sa Santa Ana LGU bilang Municipal Environmental and Natural Resources Officer, wala raw ginawa para ayusin ang problema ng tambak na basura. Paliwanag niya, inabutan sila ng pandemic, kaya hindi natanggal ang basura. Na-stop po yung hauling namin kay Metro Clerk nung pinagawa po namin yung daan kasi nireklamo niya po yung daan namin. Magsasampa raw ng kasong kriminal at administratibo ang DENR laban sa mga opisyal ng Santa Ana LGU. Sinubukan naming kunin ang panig ni Mayor Norberto Gamboa ng Santa Ana, pero wala siya sa kanyang opisina. Tinawagan din namin siya, pero hindi siya sumasagot. This is a ticking time bomb. May pagkakataon din po na maaaring sumabog yan dahil may methane po yan. Bago umalis ang mga taga-DNR, isinara ang compound para hindi natapunan ng basura. Mula 2018, humigit kumulang 500 na open dump site na ang naipasara ng DNR. Halos 200 pa ang nakalinyang ipasara. Target matapos yan, Marso ng taong ito. Mula Santa Ana, Pampanga, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras.